Okay, okay, okay. Relax lang po. Relax lang, no? Ang dami-dami nagme-message sa akin. Kailan ba matutuloy yung laban ni, or yung sparring ni Wonderboy at saka ni Casimero? Parang ang dami-dami yung gustong makita itong laban na ito. At may mga nagtatanong pa, sir, kung maglaban kaya sila, sir, sino kaya ang mananalo? At pag-usapan na rin natin yung update na tunay na next fight ni Wonderboy at may good news din kay Wonderboy. Pag-usapan natin yan. Kaya stay tuned para sabihin ko sa inyo kung ano sa tingin kong mangyayari at opinion ko kung sakaling magbakbakan itong dalawa. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Medyo matagal na rin akong Filipino boxing fan at habang tumatagal, lalong humihirap, no? Hindi dahil, hindi ko alam. Dahil, syempre, makakilala mo yung sasabihin mo kung sino lamang, sino diado, sinong tingin kong mananalo. At yung kampo po ni Casimero at saka ni Wonderboy, I'm friends with them. Yung kampo ni Wonderboy, yung tatay niya, yung kapatid niya, yung pamilya niya, kakilala ko po lahat. Nagsasabay kami, kumakain kami pizza. Ganun din kay Casimero, actually, in fact. Ang daming oras na panahon ko ngayon na puro nandun ako sa Team Casimero at napakabait din ni General Casimero sa personal. Pero yung mga fans, lagi-lagi akong pinipilit. Sir, pinalita mo yan. Pinag-uusapan. Kailan ba matutuloy ba yan? Ang sagot po niyan, hindi ko po talaga alam kung matutuloy. Both camps has their own reasons kung bakit. Pero may nakikita ko marami sa social media na patutsada dito, patutsada doon. I'll just put myself in the middle. And I just want to say, I want to see this fight happen. May nagsasabi na kung pumunta lang daw yung isa doon sa isa, matutuloy daw yan. May nagsasabi, ganon. So, but anyway, ang real ano ko dito, reason why I did this video is to answer your question, no? Kung mangyari po ba yung laban ni Wonderboy at saka ni Casimero, sino po bang mananalo sa totoong boxing? Ang unang tanong ko, I don't think it's gonna happen. First and foremost, medyo malayo pa po si Wonderboy sa kanyang rating. Again, sa kanyang rating, sa compare dito kay Casimero, who's a world champion. So, hindi sila magkalibel. And there are levels to this game. So, if you ask me now kung sino mananalo sa laban, most probably mananalo si Casimero because he has a lot of experience at world champion. That's, yun ang pinakasimpleng sagot dyan. Pero, syempre, as a prospect, kagaya ni Wonderboy, no, marami siyang pwedeng panggulat. Kasi potential siya, prospect siya. 21 years old against 31 years old. Lahat pwede mangyari sa boxing, pero syempre, iba yung angas ng Pinas ngayon. He's in his prime. I don't think may makakatalo sa kanya ngayong anyone in the Philippines, at least my opinion po, if Casimero is well-trained sa kanyang division because magaling talaga eh, may lakas talaga. Pero syempre, I mean, that's just my opinion. Hindi ko alam kung anong opinion nyo. So, let's talk about this instead, no? Because Wonderboy is still developing. As a matter of fact, pag-usapan na natin, singit ko lang ha, nasa radar na siya ng WBC. Sinama ko dyan sa pag-uusapan. Nasa radar na siya ng WBC. Number 39 na siya sa ranking. So, yung pinapublish usually top 15 eh. No? Top 10, top 15 ng ranking. Number 39 na siya. In his next fight against Ernesto Saulong, who's an experienced fighter, maybe tumaas siya ng konti. No? Ito pa isang tanong-tanong sa akin ng mga tao na dami nagko-comment na bakit si Ernesto Saulong. Well, to be honest with you, and again, I say this with respect to Ernesto Saulong and to Wonderboy, I was really looking forward to Geraldo fight because I think that was a level up fight. Ernesto Saulong, the thing is, yung mga fan, alam mo naman, hindi nila masyado kilala si Ernesto Saulong. I think Ernesto Saulong is tough at syempre has the experience, may magigain pa rin dito si Wonderboy, but kumbaga, ang hinahanap ng mga tao kay Wonderboy ay yung may magandang record. Kasi hindi masyado maganda tingnan yung record ni Ernesto Saulong dahil sunod-sunod yung talo. Hindi natin maikakaila yun. At kaya siguro, marami nagka-question bakit yan. Because ang tingin nila kay Wonderboy ay medyo mataas na talaga at talagang
ready na sa mga matitibay. Gaya na sinasabi ko, the time will come na they would have to do that. Right now, they actually did that. Unfortunate, very unfortunate lang talaga. So, we cannot blame Carl James Martin Camp kasi they're looking for a replacement and according, gaya nga na sinabi ni Wonderboy, number one itong si Ernesto Saulong. So, ang habo nila is rating, no? And that's a wise decision. So, to get the rating of super bantamweight rating of Ernesto Saulong because he's number one. If he beat Ernesto Saulong, then he's number one in the Philippines. So, it makes sense. But, syempre, it doesn't make sense sa mga fans because, ay, nako, sunod-sunod talo, tinalo yan ni Christian Pete Laurente. Just real talk. And I'm sure Carl James Martin's camp is gonna watch it, Casimero's camp, or everyone, maraming boxingero nanonood nito. But, let's give it a chance. Sana naman, Ernesto Saulong, yung huling laban niya, I see him, he was attacking, he wanted to win, medyo kulang lang talaga, at gaya nga na sinasabi nila, real talk, talagang kailangan, talagang bigay mo lahat pag ikaw ang dayo sa promotion. And Wonderboy is different from Christian Pete Laurente. They have different style in boxing. Both of them are prospect. Alam ko yung sasabihin nyo, ano, si Ernesto Saulong, ano, stepping stone. Hopefully not, no? Hopefully magpakita talaga siya ng maganda. But the real honest opinion is most fans would rather see Carl James Martin fight an opponent with a good record na yung maganda tingnan yung record regardless of the rating. Again, I'm not the manager. I'm just here to tell you the truth and to actually kumbaga i-promote yung laban because I still think na meron pa ring matututulan si Wonderboy dito at syempre yung experience na makukuha niya dito it's still precious. Okay? So yan po yung nararating na laban niya. So kung diyan pa lang nalampasan niya yan. So he could really go up to the next level. And napag-usapan na natin kasi yung mga potential real next level fight niya. Again, sinasabi kong real next level fight. Panoodin niyo lang yung video na yon. Yung Casimero, malabong mangyari yan. Sparring, baka pwede pa, no? It depends kung anong mapagkasunduan nila. Pero yung real fight, it might happen if both boxers have an upward direction in their career. So imagine 21 years old, maybe plus 7 years old, or plus 5, 26 years old or 28 years old and then 38 years old or 37 years old Casimero, parang Keith Thurman Pacquiao. Maybe we see them happening. And at that point, magkaiba na siguro yung, kumbaga yung, kung sino yung mas mabigat, sino yung kumbaga experience. At that point, baka siguro pwede na sila maglaban. Hindi lang yan mangyayari kasi parehong Pinoy kasi it depends yan kung may pera sa Pilipinas at kung mag-iba sila ng promotion at alam mo na kung kikita. But honestly, pag ito ay mangyari, magkakagulo yung Pilipinas. Alam niyo bakit? Two of the most popular boxers. Ito lang siguro yung masasabi ko na medyo humahabol din tong Carl James Martin. Marami talaga siyang followers. Wala pa man siyang kumbaga regional or napatunayan sa world at saka yung mga nakalaban niya hindi pa man ganun katataas talagang napakarami na nagtitiwala sa kanya. Pero kay Casimero subok na iba't ibang bansa world champion 3 times wala na tayong masasabi, talagang maangas. At this is gonna be good versus bad kung sakaling mangyari at itong mga ganito yung magpapasigla po ng Philippine boxing. Huwag nating isipin na bad ito sa boxing kasi good ito dahil nakaka-intriga. Dito pa lang sa local level nakaka-intriga na. So it will help the local Philippine boxing scene if ever it happens. And ito yung huling paiwan ko sa inyo. Do you wanna see this fight happen in the future? Let's just say maganda na yung pinakit yung career nito ni Wonderboy at naka-rated na siya. Do you wanna see this happen in the future? Comment down below, let me know what you think. And kung agree ba kayo sa aking opinion at sa aking prediction. At kung ano yung prediction nyo just in case maglaban sila. Ngayon,
or maybe 5 or 7 years from now, assuming that they have, they're still on top of their game, and assuming that sunod-sunod yung mga pananalo at sila pa rin ay sila. Comment down below, Pau Salud, Pau Ka Sports. By the way, relaunch ko yung aking personal channel. Paki-subscribe na rin if you want to learn more about me, yung mga personal agenda ko. Sir Pau Salud, YouTube channel, tsaka Facebook. Salamat po and see you sa susunod na video. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.